Dito tayo ngayon sa beta flight. So, una-una natin gagawin is update yung firmware niya. So, yung dependent sa board. So, ayan tayo ay naka-Crazy B F4 Free Sky kay FR. So, in-update ko na siya sa 4.1.7. So, hindi ko muna siya nilagay sa 4.2. So, flash. So, hintayin natin yan. So ito yung unang-una yung gagawin kasi pagka nag-adjust kayo tapos nagbago kayo ulit ng firmware, mabubura lahat yun. So ngayon, update muna natin yung ating firmware to 4.1.7. So ito yung pinakahuling 4.1 bago yung 4.2. So, bakit hindi ako nag-update muna sa 4.2? Hintay ko muna kung merong mga magre-reklamo, magkakaroon ng issues, bago ko i-update yun. Kung wala naman, then update sa 4.2. Okay, so tapos na. Successful yung ating pag-reflash. So, kukonect tayo ulit dun sa Betaflight. Apply yung custom defaults. Then, una is yung ports. Mamaya ko na ayusin yung ikakalibrate yung accelerometer. So, ano muna tayo? Sa ports muna tayo pupunta. Okay. So, laro-laro muna. Laro-laro. Laro-laro. Okay. Okay. Alright. Alright, 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 alright. Yan, ports. So, lalagay natin sa UART1. Andito nakakabit yung VTX. VTX protocol ay IRC Trump. So, after nun, reboot. Save and reboot. Next, sa configuration. So, yung gyro update, lagay natin sa 4. 4K, 4K, pati yung PID loop. 4K, 4K, kung mapapansin nyo pagka nag-save and reboot tayo. D-Shot, D-Shot 300. Yung CPU load from 20% after save and reboot, magiging 14%. Okay, so ibig sabihin, hindi hirap yung kanyang CPU. Okay? Tapos, lagay natin craft name, kung anong gusto nyo ilagay. So, lagay ko dyan, Just Fly. Tapos doon sa maximum arming angle, so pagka tumambalelong kayo, so maganda, pwede kayo mag-arm flip crash. Receiver mode, naka-SPI, yung ating board ay free sky, so lagay ko D. Okay, then air mode, ayaw natin permanent na enabled. Okay, so lahat yan, okay naman. Save and reboot. So pag may changes kayo lagi, don't forget to save and reboot kasi pag nalimutan nyo, mawala yon. So, warning cell voltage, okay na yan, 3.5. So, lang na tayong babaguhin dyan. Lang muna tayong babaguhin sa pin tuning. So, receiver. So, dapat, bago kayo mag-beta flight, na-bind nyo na yung inyong transmitter doon sa inyong drone or sa receiver. Okay, so iba-ibang transmitter, iba-ibang receiver, kanya-kanyang ano yan, protocol. Pero normally, pipindutin mo lang naman doon yung bind button sa transmitter or tama, sa transmitter, then pindutin yung bind button din doon sa receiver. Then, hintayin nyo magkita sila. Pag nagkita na sila, magyayakapan yan. Yan, bound na sila. Yan, nakabind na. So, dito rin, titingnan nyo yung channel map. Yung channel map is AETR1234. Minsan, naka-ano yan, TAER. Okay? So, pagka sinubukan nyo, bound na kayo, balibaliktad yung control nyo. Yung role nyo is iba. So, pag ganun yung mangyari, type nyo lang dyan sa channel map yung gusto nyo, yung inyong nakaset na control, kung AETR or TAR, kung ano man yung nandun sa, para mag-match lang siya. Yan. So, tinetesting natin kung nagre-respond yung mga channels doon sa receiver.
Okay? So, pagkatapos ng mga changes, dapat mo i-save. So, wala naman akong binago. Wala na tayong i-change. So, punta naman tayo dito sa modes. Ito yung modes naman. Ito yung mag-assign ka ng function doon sa mga auxiliary channels mo. So, yung arm, ilagay ko sa auxiliary 1. Dali lang naman yan. Ilalagay nyo lang na auto. Okay? So, pagka naka-auto na yan, yan, nalimutan ko i-save. Yan, add range, i-auto, i-click mo lang yung auxiliary channel na yun, ma-assign na siya. Add range, i-click mo lang yung auxiliary channel, yung switch, tapos, ano na siya, assign na siya. So, yung linya, dapat pag-on, yung yellow line, magkatapat sila ng yellow bar. Okay? So, flip crash, yan, importante yan. Lagay ko sa auxiliary 4. Saka acro trainer, kasama yan ng auxiliary 2, doon ilalagay ko sa pinakadulo. Yan. Okay. Then, don't forget to click save. So, punta muna tayo sa OSD. OSD or on-screen display. So, dito naman, kung ano man yung gusto nyong ilagay na nakikita nyo, pwede nyong ilagay dyan. So, ako normal yan, ilalagay ko yung battery average cell voltage, yung battery voltage. Ano naman yan? Kung anong trips nyo. Tapos, kung bahala kayo kung saan nyo gusto ilagay na position. So, yung craft name. Okay. Yung nilalagay ko dyan ay yung flip crash para may guide lang ako kung saan ako mag-flip. Yung fly mode, kung kayo ba ay naka-angle or naka-air mode, etc. Then yung RSSI value para makita nyo kung malakas pa yung binabatong signal. At saka yung throttle position. Okay. Para lang may ako nalagay ko yan para lang may meron lang akong ano idea kung masyado na ba mataas o mababa yung throttle position ko. Okay. Save after yan, save. Pero yung doon sa ano sa bandang kanan nyo after nung flight may summary. So kung ano pa man ang gusto niyo diyan i-click. I-click niyo na lang. Basta after nyo baguhin yan, don't forget to click save. Alright? Alright. Then, punta naman tayo sa video transmitter or yung VTX. Kung ano yung protocol nyo, yun yung lalagay nyo. So, dito, kailangan ng VTX table. So, ako kasi ginagamit ko na matagal na yung VTX100, kaya meron akong preloaded na VTX table. So, search nyo lang yan sa internet. Pwede nyo naman yun i-load or mano-mano nyo itatype. Pero, syempre, i-load nyo na. Tapos, pili na kayo dyan ang channel. Okay? So, punta tayo sa motors. So, yung motor, i-check natin kung tama yung ikot. So, dapat pag nandito kayo, walang props. Okay? Importante na walang props. So, yan. Pinapaikot. Hindi lang kita sa video na ito. Pero, tine-check ko yung spin ng bawat motor kung tama. So, ako, pagka ang gusto ko orientation ng props is normally props out. So, ibig sabihin palabas. Bakit props out? Para hindi pasukin ng mga dahon, hindi papaloob, kundi papalabas. At saka, in terms of cornering, lalo na sa mga maliliit na drone, nagdi-dip siya pagka naka-props in. Ayan. So, reverse natin para props out. Save and reboot. Nalimutan ko kanina. So, balik tayo sa motors. Check ulit natin kung sino yung mali. Okay, so para dapat props out. So again, maganda ang props out
lalo na sa mga smaller or micro drones kasi hindi nagdi-dip siya pag nagyoyo o nagtuturn. Okay? So, ang ginagawa ko lang para malaman ko yung direction, meron ako maliit na papel. So, habang umiikot yung motor, syempre walang props. Kung saan pupunta yung papel, doon ko nakikita kung saan napunta yung saan ang ikot ng motor. Okay. So, meron tayong isang ano, hindi tama yung motor one. So, disconnect muna tayo dito sa Betaflight. Ayusin natin yan sa isang configurator. Yung JESC configurator. So, libre lang din to. So, lahat ng mga app na to or software is puro libre yan. Okay, so connect. Tapos read setup. Babasahin niya kung ano yung nasa ESC mo. So, hindi muna natin babaguhin yung firmware or flash. So, babaguhin lang natin yung ESC 1. Babalikta rin natin. Reverse. Tapos, write setup. Okay, so, hintayin natin yan. So, pagkatapos yan, disconnect na tayo ulit. Tapos, balik tayo sa Betaflight. Double check lang natin kung tama na yung orientation ng motor. Okay? Check nga natin. Yan ay ano, kahit ito ay micro, masakit pa rin yan. Nabasagan ako ng kuko ng 2.5 propeller. Hindi naman dahil sa pagaganto, aksidente, nag-malfunction yung ESC niya. Biglang umandar pagsaksak ko ng battery, which is unusual naman talaga. Okay. Okay, so tama na yung orientation ng motor 1. So okay na tayo dito. Disconnect na tayo. Okay mga piloto, so andito tayo ngayon, ito try natin hover test itong ating bagong dala na natin kung lilipad, then later subukan natin ang speed. Okay. Subukan naman natin ang FPV style.